afternoon sa lahat ng mga tropa dyan, mga kalipad. Papalipad na naman ako ngayon. Meron pa kasi isang battery na hindi pa na-drain eh. So, try ko magpalipad ngayon sa Palaso Verde. Para ma-drain ko yung isang battery. So, sana payagan ako ng guard doon na makapagpalipad. So, shout out sa mga Ormoc Boys kay J Moto. Brad, malapit na ang Kalanggaman. Magandaan mo na yon. Sa mga Ormoc Boys, kita-kits tayo ulit mga kaibigan. Hindi lang tayo napagbigyan ngayong nung last year gawa ng alam nyo na ang nangyari. Binitawan ni Kuya Romy Gura yung drone eh, kaya nadisgrasya. Ganda ng sunset ngayon, kaya lang malakas ang hangin eh. Ilang araw na to eh, not good supply. Ano lang tayo, mababang lipad lang muna tayo. Importante ma-drain yung battery. Kasi mahirap, baka biglang mag-bloat eh pag napabayaan. Kung sa mga tatanong kung saan ang Palaso Verde, kung galing kayo ng Maynila, pasok kayo ng expressway, exit kayo ng MCX exit. So dire-diretso nyo pag nakapasok kayo ng MCX, dire-diretso nyo lang, tapos paglabas nyo ng toll gate, makikita nyo yung Ibiya Mall, bandang kaliwa lang siya. Katabi siya ng ng football field. Isang parang simbahan ng ang structure niya. Mamaya makikita nyo sa video. Ganda ng sunset. Shit. So, binabati ko ulo yung mga tropa. Centennial Drone Flyers. Sparked ako sa flyers at sa lahat ng mga drone enthusiasts. Mag-iingat po tayong lahat sa ating pagpapalipad. At enjoy po natin ang ating hobby. So sa mga sumasobra booking dyan, baka pwede naman makapag-extra sa inyo. Usually pag weekend lang naman ako pwede. Baka meron kayong double booking ng weekend PM nyo lang ako mga kaibigan.
So guys, pauwi na ako. Hindi ako masyadong nakalipad gawa ng yan, bawalan ako ng guard. So sinita ako no, pero nasa area na ako. So nilapitan ako na bawal daw magpalipad doon. Nakakuha naman ako ng konting clip. Inaba ko rin agad kasi kawawa naman yung gwardiya, baka dahil sa akin mawala ng trabaho pagka pinilit kong ilipad yung drone doon. Meron din atang kasal ngayon doon kaya bawal yung guard kasi pansin ko dami sasakyan doon sa venue. So meron akong kasabayan na nauna sa akin, na nakita ko nung pagdating ko is nasa area siya. Nilapitan din siya ng gwardiya. So binaba niya rin yung drone niya. Sayang, ganda pa naman. Kaya lang yung sunset, ang bilis bumaba eh. Nakaabutan eh. So, shout out kay Sir George Robles na isang na rin vlogger ngayon. So, subscribe niyo na lang yung kanyang YouTube channel. Kay idol yay ni Edward, so isang malupit din yun, napakalupit, idol ko yun, idol, saludo. So kay trip ni Marco, subscribe din ho kayo sa YouTube channel nila, YouTube ni trip ni Marco, tapos kay yay ni Edward at kay Sir George Robles. Subscribe nyo na rin yung channel na pinsan ko, si Robbie Cura, na lagi kong pinopromote pero ako hindi niya pinopromote. Baklase talaga itong pinsan ko eh. Nagsosolo na eh. Hindi na ako sinasama sa mga ano eh, sa mga lakad niya na ano ngayon, yung mga hit, mga madala siya nagbablog sa Maynila eh. So napakasipag nung pinsan ko na yun magvlog. So yun, shout out uli sa mga tropa Centennial Drone Flyers, Spark Takusa Flyers. So sana'y nag-iingat tayo sa ating pagpapalipad na maiwasan natin ng maaksidente ang ating drone at maka-aksidente tayo ng mga tao sa hindi inaasahang pangyayari. So lagi natin tatandaan na kailan din natin mag-ingat kasi hindi natin masasabi kung kailan magloloko yung drone natin. So lalo na siguro pag napakamahal yung drone mo, parang pagka na-disgrasya, mahirap tanggapin. Sakit sa dibdib. So yun lang, binabati ko yung misis ko na nagtatrabaho sa Japan. Pakaingat ka dyan palagi. Lagi mo lang tatandaan na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ni Elaine. So lagi ka mag-iingat dyan. So sa mga pinsan ko sa Borja Clan, baka pwedeng yung mga hindi pa nakakasubscribe eh mag-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-search silang yung Efren Borja. Hit nyo na rin yung notification bell para pag may bagong video ko eh masubaybayan nyo ang aking mga ina-upload na video. So yun guys, maraming salamat. God bless.